Tapos magdeklara ang WHO na isa ng pandemic ang sakit na COVID-19. Nagdeklara na din ang ating Pangulong Duterte ng enhanced community quarantine sa buong bansa. Maraming napiktuhan. Isa sa mga napiktuhan ang ating public transportasyon na maraming mga kababayan nating umaasa lang sa pasada tulad ng jeepney, bus, taxi. Maraming mga trabaho ang naapiktuhan kaya nangamba ang ating mga kababayan. Isa na dito ang ating kapatid na si Brother Jojo Silva na isang Grab driver. Medyo may kaba ng konti kasi ito yung first time na na-experience natin yung lockdown. Pero na-refresh din ng konti yung mga natutunan natin. Meron na sa Sunday school, tsaka yung alituntunin ng simbahan, 72-hour kit natin, 3 days na kit. Mahalaga yun yung alituntunin na yun at kasi hindi lang naman 72 hours yung pandemic na ito. At saka kailangan talaga na hindi tayo mawala ng pag-asa na hindi natin alam kung hanggang kailan ang pandemic. Ang family ko, lagi kong sinasabi sa kanila, sa lahat ng mga suliranin, may kaakibat na solusyon yan. Talagang yung mga suliranin na ito, minsan, hindi lang minsan, kadalasan, ito yung makapagpatibay ng loob sa isang tao. At ito yung makapagpatibay ng relasyon sa isang pamilya. Magandang panalangin din na kinuha kami bilang shuttle driver ng Universal Robina Corporation. Halos magdalawang buwan na ngayon. Malaking tulong to kasi dahil dito, nagawa kong makapag-ipon ng mga ilang sakong bigas para sa pandemic na ito kasi hindi natin alam hanggang kailan ito. Madaling araw pa lang ay aalis na si Brother Jojo. Sa time na ito ay samahan natin siya at saksihan yung kanyang trabaho. Kahit sa banta ng pandemic na COVID-19, patuloy pa rin nagsusumikap si Brother Jojo para sa kanyang pamilya. Tayo ngayon sa first pickup natin. Ang area sa Lapu-Lapu City. Ito, unang pickup natin, si Mr. Limit. Ayan, yung tao na yan. Thank you, sir! Come in, sorry! Alright! Okay. Salamat, Bruce! Okay kayo! Holy talaga si Brother Jojo sa labas. Kasi sa hapon, pipikapin niya yung mga empleyado ulit at ihatid sa kanilang mga sariling tahanan. Madilim na nakauwi si Brother Jojo galing sa trabaho. Madilim siyang malis sa bahay, madilim ding bumalik sa bahay. Mga taong naging inspirasyon ko, una syempre family ko, asawa at mga anak ko. Mayroon din ako mga ibang tao na hinahangaan. Sinusunod ko yung mga sinasabi nila, yung mga magandang halimbawa na ginawa nila. Gusto kong gawin din. Isa sila sa mga tao na nakapagbigay inspirasyon at nakapagbigay ng lakas sa akin. Lalo na yung mga leaders ng ating simbahan. Mga turo ng mga general authorities natin. Talagang malaking tulong yan. Masasabi ko ngayon na malakas yung paniniwala ko, malakas yung meron akong pag-asa palagi. Kailangan talagang harapin lahat ng mga problema. Tsaka malaking tulong yung mga alituntunin ng Ebanghelyo na tinuturo sa simbahan. Nagawa natin na sundin yan, yung mga alituntunin na yan. Talagang maging malakas tayo. Tsaka maging malakas yung buong pamilya. Ang natutunan ko sa pandemic na to, ang palaging yung talagang maging masinop, mahalaga. Kasi pag sa ganitong panahon na gastos ka lang ng gastos, baka maubosan ka. Talagang gagastos lang
para sa basic needs ng family. Kailangan talaga na magtipid. Isa yan na natutunan ko. Turo ko sa mga anak ko, sa buong pamilya ko na bawat pagsubok, bawat soliranin, bawat problema na darating sa buhay, talagang mayroong solusyon yan. Kaya tinuturo ko sa kanila na matibay panahon sa mga problema. Kailangan magkaisa kami. Kasi walang ibang magtutulungan kundi ang buong membro, ang bawat membro ng pamilya. Para sa mga ama, mga daddy, tatang, itay, papang na nagsusumikap para maging maganda ang buhay ng pamilya, saludo ako sa inyo. Ito lang yung masasabi ko para sa inyo na araw up or gawin lang talaga natin yung mga dati natin ginagawa na nakapagbigay kabutihan sa ating pamilya. At magiging mabuting ama at magiging mapagmahal na asawa.